Magandang araw sa atin lahat, mga kaibigan, sa Gagambahan. Today is ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko pumili ng pyesa para sa derby. So, madalas na sinasalihan natin is mga hackpipes lang dito lang sa lugar namin. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko pumili ng pyesa ng Gagamba, paano ko mag-select ng G na panlaban. Sa akin, mga 3 to 5. Okay na yan, nagagamba. Hindi na rin ako masyado nagbabasag. Ang ginagawa ko na lang is pinapatapang ko na lang yung gagamba. Kung meron siyang natural na killer instinct. Pagkakita mo naman sa gagamba sa kulay, sa tulog niya. Makikita niyo yun guys, sa kulay, sa tulog niya. Sa sukat, syempre, hindi talaga yung nakikita. Kung maganda, kung maayos sa derby. Apat lang itong pyesa natin ngayon. Papakita ko lang sa inyo kung paano tayo pumili. Kasi dito lang ito, Hunt, sa paligid. Dito lang sa lugar namin. Tagalog lang ito, guys. Batangas lang Tagalog. Ayan. Sa inyo, guys. Yan lang ang ating pyesa. Apat. Yan. Yan guys. So, kung nakikita nyo naman, tuturo ko lang sa inyo kung paano ko pumili ng pyesa. Una, titingnan ko kung malakas pa siya. So, syempre, madalas naman sa sariwa ang kuha ang akin. Malakas siya. Tsaka kung talagang mabilis siya. Ayan, mabilis siya. Ayan yung mga magagandang i-train. Mabilis siya. Ayan guys, mabilis siya. Tapos maganda yung tulog niya. Kung maganda yung tulog niya guys. Ayan. Kulay niya, ayos din ang kulay niya. Maganda. Makikita niyo yung tulog niya guys. Ayan. Pantay lang. Flat lang. Ayan. Kasi madalas ang akin kasi ay 20% sa pagpili ng select, mag-select ng G. Tapos ang G load ay 30% lang. So bali 50%. And the rest 50% ay nasa conditioning na yan ng gagamba. Para sa akin yun guys, ganun. Yung talagang base ko, basehan ko. Ayan, ganyan lang pumili ng pyesa. So, sariwa naman yan. Ngayon, may laban. Nahanap lang ako ng gagamba na ganda ang sukat, magandang kulay, makakapal, medyo magulang, kompleto ang balahibo. Ayan. Mabilis. Mas maganda guys kung nagwa 1-2-3 na yan. Kung nagwa 1-2-3 na yan, mas maganda. Tulog na siya. Okay, gray tulog na siya. So, mas maganda to guys. Ito yung maganda natin yung gagamba ngayon. Makapal. Timan. Para siyang ano, super na siya. Super Tagalog. Ganun. Ayan. Malaki guys. So, ganda ang pyesa natin ngayon. Ganyan lang. Kulay, makapal, magulang, kompleto ang balahibo. Hindi pa siya kalbo. Maganda ang galawan niya. Mag-iba ang galawan nito guys pagka nag-loaded na. Pagka mag-owa medyo babagal to. 1, 2, 3. Tsaka mabigat ang lakad niya. Ayan. Shoutout kay Sir Sainaki sa paleta na to. Galing sa kanya. Nagawa ni Sir Antonio Prado. Ayan. Ganda ang paleta na to. Ayan guys. Meron siyang tatak. Gagamba. Okay, so, apat lang piyesa natin ngayon at i-load na natin to para sa laban bukas. Padayo kami, tropa.
in life, lagi yung tatandaan sa pagpili ng gagamba. Uh, 20% sa pagpili ng gagamba. 30% sa G-load. Ito yung G-load ko. And then, makukuha ni 50% sa conditioning. Yun na talaga. Pagpili ng gagamba ay, siyempre, sariwa. Tingnan mo kung kompleto yung balahibo. Makapal, magugulang. Mapula na yung ano niya, mapupula na yung kanyang lalamay. So, isang tingin pa lang, alam ko na yung pwedeng panlaban may potential. Eh. Sa galawan, sa mabilis. Ha? Mabilis niya. Siya yung sariwa siya. Eh. Mabilis. Pero pagka nag-load na siya, pagka nag-load siya, tapos nag 1-2-3 siya, mas the best na magandang panlaban yung nakapal yung galamay niya, guys. Nakikita niya. Tension at medyo malabo. Itim na itim siya, guys. And ganda tulog niya. Ayan. Guys, so, makikita niya yung tulog niya. Pantay. So, yun lang, guys. So, salamat sa inyong lahat. Sana ay may nakuha kayo sa akin. May natutunan kayo kahit papano. Share ko lang naman kung paano kami ako pumili ng gagamba para sa mga hack-tight lang. So, Tagalog lang to. Diyan-diyan lang yan sa paligid, sa dito sa lugar namin, Nahan. Ayan ko. Tulog niya, pantay siya. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa inyo at magandang araw.